Sakuha ng CCTV sa intersection ng Villasis Malasiki Road, partikular sa Barangay Baraka, Villasis, Pangasinan, makikita ang maluwag na daloy ng mga sasakyan. Maya-maya pa ay dumaan ang isang 10-wheeler truck na biglang sinalpok ng isang pick-up. So habang binabagtas po ng 10-wheeler truck ang highway, ay from south direction dun sa intersection ay binangga po nitong pick-up, itong bandang likuran ng gulong ng 10-wheeler truck po natin. As a result sa impact, itong truck po natin ay bumalagbag doon sa may kalsada po natin. Then itong pick-up naman po ay tumilapon doon sa may irrigation canal. Kawawa yung matanda po, nahulog dito sa... Agad namang tumulong ang ilang mga residente para mailigtas ang 90-anyos na driver ng pick-up na nagngangalang Alfredo Velasquez Villanueva, residente ng Malasiki. So yung driver po ay naitakbo sa hospital pero na-declare na dead on arrival after ng trinay nilang i-revive pero wala na po. Hindi na po siya na-survive dun sa aksidente na yun. Sa investigasyon ng Villasis PNP, hindi umano nagminor o tumigil muna ang driver ng pick-up sa intersection. Nakikita po natin na parang hindi po siya familiar dun sa area kasi dire-diretso lang po siya. Supposed to be mag-slow down siya kasi dun mismo bago niya i-cross yung national highway natin ay mayroon pong nakalagay na humps doon na kung napansin sana niya, mag-slow down siya bago siya tumawid dun po sa kalsada. Pero yung nangyari po, dire-diretso lang po yung pick-up natin. Yun nga po, nabangga nga po niya yung 10-wheeler truck po natin. Nakapiit ngayon sa istasyon ng Villasis PNP ang driver ng truck na kinilalang si Jovi Rubio Dayo. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at reckless imprudence resulting to damage to property. Ngayong taon, ito pa lang ang unang aksidente sa naturang intersection. Payo ng PNP, panatilihin ang pagiging alerto at pag-iingat para maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.